If this video hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. So nito po tayo sa another episode ng Ashtig TV. At ako po ang inyong lingkod, si Ash. So for this episode, magkakaroon tayo ng unboxing of two movie characters na sobrang iconic at sobrang favorite na favorite ko. So yes, magkakaroon tayo ng unboxing and review of figures of Marty Mcfly and Doc Brown of Back to the Future. So ito ay gawa ng Neca, and mamaya papakita natin yung mga features at kung ano-ano pa sa dalawang figures na ito. So I chose these two versions kasi ito yung pinakagusto ko ng mga versions nila. I'm not sure kung kukuha pa ako ng ibang version, pero ito yung pinakagusto ko kasi ng version nila. Yung version ni Marty na 1985, ito yon. At pinuntahan niya yung version ni Doc Brown na 1955 para maayos yung future niya o yung pinakasalukuyan ni Marty Mcfly. And of course, para maligtas din si Doc Brown sa pagkabarel ng mga Libyans. Nakalagay 35th anniversary, this to commemorate the 35 years of Back to the Future. Sobrang fan na fan ako ng Back to the Future franchise, at para sa akin, isa ang Back to the Future trilogy sa pinakamagandang trilogy na napanood ko. And as you all know, meron ako mga collection ng Back to the Future. Pinangalanan ko yung aking retro room na DeLorean. Kung makikita yun, nakalagay dyan, "Welcome to the DeLorean." And also, meron makikita kayo dyan yung nakalagay dun sa plate number ng DeLorean, yung out of time. And also, nung walang pandemic, every juniors and seniors prom sa school namin ay ginagamit ko yung Universal Studios na kinonvert ko sa Nike Mag o Nike Air Mag. So ano pang hinihintay natin? I-check na natin at i-review yung dalawang figures na ito. Tara! So yun mga stick, tayo mag-review na ng NECA figures ng Marty Mcfly and kay Doc Brown. So unahin muna natin yung kay Marty Mcfly. Okay, so kay Marty, makikita nyo ito yung kanyang box. So ang pinaka kauna-unahan na makikita nyo dyan ay yung pinaka poster ng first movie ng Back to the Future. At sa likod naman makikita nyo yung mga features ng buong figure. So yan, check natin ng maigi. Yan yung sa mismong poster. At may nakalagay dito yung 35th anniversary to commemorate Back to the Future. So nandito yung DeLorean. Nakalagay Ultimate Marty Mcfly. And nandito yung mga features or kung paano may propose. At yung may mga accessories na kasama na rin. So 35th anniversary collection. Yeah, Marty Mcfly and Doc Brown experience the adventure of the lifetime. Yun, alam nyo na naman yung kwento. If you're a Back to the Future fan. Ito pala, may nakalagay din dito na ito ay of course gawa ng NECA, and then may sponsored ng ibang mga company. So parehas lang sa kabila. So buksan na natin to. So ito yung sa van ni Doc Brown. First time na ilalabas yung DeLorean. So makikita nyo naman, may mga accessories, merong camcorder, merong electric guitar, merong skateboard, may extra hands, may bag, at merong extra face, o extra head pala na merong shades. So buksan na natin. Babinubuksan ko yan sa ilalim.
Okay, so here's Marty. Kamukha naman siya ni Michael J. Fox. Tingnan natin yung pinaka buong face niya. At suot-suot niya yung iconic na damit niya, yung napagkamalang life jacket. Yung tingnan natin yung joints. Medyo crunchy pa, okay pa. Medyo mahirap nga lang siyang i-articulate. Sa kamay okay, walang problema. Dito medyo pwede mong i-art i-cut ng 360. Ito mahirap igalaw. Ayoko nang ipilit, baka masira. Yung kamay nag-swivel, yung paa nakatapa. So kukumpara ko yung pag-articulate niya sa figure arts, mas maganda talaga ang figure arts. Ito may medyo nahirap, medyo natakot kong sobrang galawin, baka may maputol. Overall okay naman, so far okay naman siya. Sana na-sponsor ng Nike, kasi Nike issues talaga yan. Nagagalaw naman to nang hanggang dun lang. Hindi natin kumakaspit. Ayan, hanggang ganyan lang kaya niyang gawin. Nakakaspit naman, pero hanggang ganyan lang. Ayan, ang problema ko dito ay pagbukas ko ito, sobrang dali niyang matanggal. Sobrang luwag. Come on, Neca, anong ginawa mo? Sana yung kay Doc Brown hindi gantong kaluwag. Pero ayun, madali siyang palitan ng ulo. So, pagpapalitan natin siya ng ulo, baka mas matigas. Ayun, ganun din eh. Masyadong maliit to. Mas masikip na ito kumpara doon sa isa. Okay, yan. Yan yung extra head niya. Ang only na sana ginawa nila ay yung nakataas yung shades, kasi gusto ko sana magaya yung ito. Gusto kong gayahin sa poster, pero dahil nga naka-fix na yung kanyang shades, hindi ko maitataas yung shades dito sa ulo niya. So yun. So yan si Marty Mcfly. Mamaya mag-join sa kanya si Doc Brown. So check naman natin yung mga accessories. So unahin natin yung pinaka-favorite niya na skateboard. So kung makikita nyo, yung gulong niya is umiikot naman. Ayan. So next is yung kanyang electric guitar. Ayan. Ayos naman. Ayan. Pakita natin ang mga ayos. Yung kanyang electric guitar. Next is yung camcorder. Actually, camcorder to ni Doc Brown. Ito yung ginagamit. Ito yung parang pina-record sa kanya kung paano dun sa yung unang ilalabas yung DeLorean. And yung bag. Yan, try natin ilagay sa kanya.
So as you all know, this is a two-part series. So wait nyo yung aking next na video of unboxing and review naman para kay Doc Brown. So wait nyo yung part 2. In a couple of days, i-upload ko din. So salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Please like, comment, share, and subscribe. And hit that bell button para ma-update and notify kayo sa mga next videos ko. I'm Ash for STIG TV. Always be a STIG.